Nagising si Cherry na nakakasulasak na amoy na iginigisang bawang. Pakiramdam niya biglang bumagtan ang kanyang sikmura. Agad siyang bumangon para takbuhin ang CR. Shit! Hindi na siya nakaabot pa sa banyo. Natawag pa niyang light lamp na nakapatong sa nightstand. Isinuka ni Cherry ang mga kinain niya kanina madaling araw. Hindi umuwi si Austin sa bahay nito kaya dinaan niya sa pagkain ng sama ng loob at lungkot sa pag-iisa. Bumukas ang pinto ng kwarto. Cherry! Hindi yan nagawang lingunin si Austin. Dumating na palang damuho. Nakasuot pa to ng apron. Hinapos ng binata ang kanyang likod. Nakadama siya ng ginhawa. Bakit ngayon ka lang umuwi? Gusto niyang itanong yon, but she did not want to appear like a nagging wife. Ikaw ba nagisa ng bawang? Yeah, I'm cooking breakfast for you. Austin smiled at her. Noon napansin ni Cherry ang pasa sa gilid ng mata ni Austin. Putok din ang gilid ng labing to. Napaaway ka ba? Bumangon ng pag-aalala sa dibdib niya. Umiling to. Inaway ako. It cannot be helped. Inagaw kasi kita. Napamulagat siya. Nag-away kayo ni Adam? Nag-usap na ba kayo? Austin nodded. Pero hindi si Adam ang may gawa ng mga pasa ko. Your father and my father did this to me. I also talked to our family and told them about us. Nakadama siya ng hilo. Kung dahil yan sa binilitan ni Austin na sa kanyang paglilihi, hindi siya sigurado. Pero mabilis siyang inalalayan ni Austin patungo sa banyo. Nakaagapi ang binata sa kanya mula sa paghihilamos hanggang sa kanyang pagsisipilyo. I am sure they are mad. Aniya na makaupo sa gilid ng kama. Very, kumpirma ni Austin. Naupo to sa tabi niya at inakbayan siya. Itinakwil na nila tayo. It's just the two of us now. Ah, hindi pala. It's the three of us now. Ang isang kamay ni Austin humaplos sa pipis pa niyang tiyan. Good morning, baby. Daddy is back. Napabuga ng hangin sa Cherry. Ayaw pa niya mag-asawa pero bakit tila kay sarap sa pakiramdam ang maging mommy. Dahil kaya si Austin ang daddy? Kahit di pa lumalabas ang baby nila, nararamdaman na Cherry na mahal ito ni Austin. Linisin ko lang ang kinalat ng mommy mo, ha? Hindi nakakilo si Cherry nang kintilan siya ng halik sa sentido ni Austin bago ito tumayo. Nakalimutan niya mga iniisip dahil sa simpleng halik na iyon. Her heart was pounding like crazy. Nasa ganun pa rin siyang posisyon nang bumalik sa kwarto si Austin na may dalang basahan. Nirinis nga nitong suka. I'm sorry, Austin. Nasabi niya habang nakatulong ko ito sa pagpupunas ng sahig. Dahil sa akin, pinagdaraanan mo to. You must have been living like a prince, but look at you now. Nagangat ng tingin si Austin. Gusto kong ginagawa ko, and I don't like to live like a prince. Mas gusto ko pagsilbihan ng ina na magiging anak ko. Why are you doing this for me, Austin? Ngayon, nakikita ni Cherry mga pagbabago sa binata. He seemed to be a responsible and sensible man now. Mag-isa nitong hinarap ang galit ng kanilang pamilya. Because he asked me to, sagot ni Austin. Yun na nga, bakit binibigay mo lahat ng hihilingin ko? Sumikto na naman ang puso niya nang titigan sa nito. Napabuntong hininga to, kasi masaya ako kapag napapasaya kita. Bakit? Ayoko nang basta sabihin lang kung bakit. He sighed again. Madaling kalimutan ng mga salita, I will just show you why. This was not the perfect time to think about how she felt, but her heart hoped for the possibility. Maaari kayang ibig sabihin ni Austin mahal siya nito? May dapat siyang unahin bago mga gumugulo sa kanyang isip. Kitang-kita ni Cherry nang lumabas mula sa condo unit ni Adam, si Kanza. Mabilis na kinubli ni Cherry ang sarili. She knew that Austin already talked to Adam but she also wanted to give Adam closure so he can move easily. Sumilip si Cherry mula sa pinagtataguan. Nakita niyang ilang sandali na nakatingin sa kawalan si Kanza at nakahawak sa dibdib nito bago pumasok sa katapat na condo unit. Kailan ba tumira si Kanza sa katapat na condo unit ni Adam? Ah, sa kanya naiisipin yon. Naglakad na si Cherry patungo sa pinto ni Adam. Pipindutin na lang niya ang doorbell na magpatigtad siya. Stop! Sa gulat na pindot ni Cherry yon, si Austin ang nalingunan niyang humahangos papalapit sa kanya. Magkasama sila sa mall ni Austin kanina, pero tinakas niya ang binata para mapuntahan niya si Adam. Malakas talaga ang radar ni Austin. Agad siyang nasundan. Mabilis pang hinawakan nito ang kamay niya. I told you not to talk to him. The door opened. Sa isang iglap, tila tumigil ang oras. Gulat ang unang bumukas sa mukha ni Adam. Buo ba ang tingin nito sa magkahakbong ng mga kamay nila na Austin? Nagdilim ang mukha nito. Adam? Sinubukan niyang alisin ang kamay? Wala sa pagkakahawak ni Austin pero hindi siya binitawan nito. Anong ginagawa niyo rito? Adam snarled. I came here to apologize. I don't need you to apologize. Maigting na sabi ni Adam. Dalawa lang ang gusto kong gawin mo. Break up with me personally or come back to me. Tell me that everything my brother told me is a lie. Natigilan siya.
Gusto pa rin ni Adam balikan niya ito sa kabila ng mga nangyari? Napanunok siya. Hindi nga niya po pwedeng balikan si Adam. It would be unfair to him and hard for her. Hindi niya maintindihan kung bakit, pero nung pisa rin ni Austin ang kamay niya, bigla siya naglakas na unang basabihin ng pakay niya. Marahan siyang bumitaw kay Austin. She looked at him as if to say, kaya ko na to. She saw a flicker of pain and worry in his, but she ignored it eyes. Adam, totoo ang mga sinabi ni Austin, but I'm... She's breaking up with you. Singit ni Austin. Now you heard it. Bahagya pang napaigdad si Cherry nang bigla ulit kawitin ni Austin ang isa niyang kamay. Naiinis na binalingan niya ito. Napaka-nosy talaga. Unahan ba naman siya? Ang kapal ng mukha niyong dalawa. Adam's voice was low yet piercing. Adam, gusto ko makipaghiwalay ng maayos. I want you to know that I did not mean to end our relationship like this. I'm sorry. That's bullshit. We unknowingly broke up when you started flirting with my brother. You're such an... Adam, si Austin. One more word. May nahimigan siyang pagbabanta sa boses nito. Tiningala ni Cherry si Austin para sana pigilan to sa pakikialam. But his nightly protective gaze silenced her. He turned to Adam. Nakipagtitigan ng binata sa kapatid. Noon lang nakita ni Cherry na ganon kaseryoso si Austin. He made Adam look away. Umalis na kayong dalawa. Pagkasabi noon, sinara na nito ang pinto. Narinig mo yon? Umuwi na tayo. Baling nito sa kanya. Umuwi na tayo. Ulit ni Cherry sa isip. The sound of Austin saying those words felt like home already. Ipinilig niya ang ulo. Halik, hindi ka na sana sumunod sa akin dito. Kaya ko namang tanggapin ang mga sasabihin ni Adam. Alam ko, Austin sighed. Ang problema, ayoko marinig mo yon. Bakit ba sinusolo mong sisi sa kasalanan natin? Magkasama naman natin yung ginawa. Naiinis siya. Masyado lang mabait si Austin. He was also starting to be very dependable and when he was acting like this, she wouldn't know how to not fall for him. I am taking full responsibility for everything because I want to show you how much I care, how much you mean to me. Mahirap bang intindihin, ayoko makitang may nananakit sa'yo? Natahimik na naman siya. Kulang na lang sabihin ni Austin na mahal siya nito, pero hindi. Imposible naman yata yon. Porque may nangyari sa kanila na isang gabi, na in love na agad sa kanyang binata? Come on, Cherry. Perhaps that's because you're carrying his baby. Tama, yun lang yun. Napangiwi si Cherry na mapagmastan ang sweet and sour tilapia na niluto ni Austin. Naroon na uli sila sa bahay nito sa Laguna, tulad ng pinagmamalaki ng binata. Napatunayan nito sa kanya na natutunan talaga itong magluto. Bakit naka-blindfold sa karot ang mga isda? Tanong niya habang umuupo sa hinilang niya, Celia, para sa kanya. Naupo rin ang binata sa Celia sa harapan niya. Pinaghirapan ko yan. Ang sabi mo kasi gusto mo ng isdang nakapikit. Masama raw na hindi maibigay ang gusto na naglilihi. Pumapangit ang baby kaya ayan. Napangiti siya. Nagbibiro lamang siya nang sabihin niya gusto niya ng isdang nakapikit. Tinanong kasi siya ni Austin kung nagkikrave siya sa mga weird na pagkain. Eh sa ilalim ba naman ng blindfold na yan? Nakapikit ang tilapia? Huwag mo lang alamin. Ang mahalaga, hindi mo nakikita ang mata. She suppressed a giggle. Kumain na nga tayo. What do you want for dinner? Tapusin muna natin ang lunch pero nagsisimula siya mag-isip. She enjoyed being pampered by Austin. Di akalain ni Cherry sa kabila ng pinagdaraanan nila ng binata, makadadama siya ng saya at contentment sa piling nito. Simulan mo nang isipin ko anong gusto mo para mapaghandaan ko. I think I would like steamed shrimp. Great! Nagliwanag ang mukha nito. May stock tayo ng shrimp. Gusto ko tuwid yun kapag naluto. Nakakaawa kasi ang shrimp kapag nakakurve. Parang nahihirapan sila. Di niya pinansin ang pagkatigagal ni Austin. Halatang napaisip to. Wala pa ako nakitang pinakulo ang hipo na tuwid. Napabuntong hininga si Austin. Pero sige, gagawan ko ng paraan para sa'yo. Thanks. She smiled delightedly. Talagang seryoso ito sa pagbibigay ng lahat ng gustuhin niya. Dapat blue ang team ng nursery para kahit babae o lalaki ang baby natin, okay lang. Dinampot ni Cherry ang light blue baby blanket sa shelf. Nasa mall sila ni Austin at kasalukuyang bumibili ng mga gamit ng baby. Alright, you win. Kinuha ni Austin sa kanyang blanket at nilagay iyon sa cart. But I really have a feeling that our baby is going to be a girl. Nakatingin ng binata sa isang baby pillow na may Hello Kitty na design. She would love this one. Hindi napigil ni Cherry ang tawa ng kulin nga ni Austin ang pillow at ilagay iyon sa basket. Napansin niyang panguso nitong parang bata. Di lang niya makita kung talagang naiinis ito sa kanya dahil naka-shades to at naka-baseball cap. Itinatago ang mukha pang walang makakilala dito. Kinuha ni Cherry ang katabi ng pillow na kinuha ni Austin. Mas maganda to kaysa dyan. Pinalitan niya ang pillow sa cart.
ang pangit mong pamili lagi. Inalis ni Austin ang suot na shades. He looked at her intently. Kailang nangyaring pumili ako ng pangit? Humor and wisdom were evident in his eyes. Ikaw lang hindi nakakakita sa magagandang bagay na pinili ko. Nag-init ang magkabilang pisngi ni Cherry. Pakiramdam niya siya magandang bagay na tinutukoy ni Austin. Mga gamit lang ng baby ang pinag-uusapan natin, Austin. I know, but I want you to know that you're one of the most beautiful things I chose to keep. He sighed. Anyway, dahil ikaw naman lagi ang nasusunod. Sige, yan na lang bibilhin natin. Inakbayan siya ni Austin. Giniyas sa paglalakad habang tulak nito ng isang kamay ang postcard. Natameme ang puso ni Cherry hanggang sa huminto sila ni Austin sa seksyon ng mga feeding bottles. Nadaanan ang kanyang mga mata ang refleksyon nila ni Austin sa isang salamin na nakalagay sa clothes section. Katabi lang kasi ng mga feeding bottles. They look like a real couple. Kung may makakarinig nga siguro sa kanila habang nag-uusap, iisipin talagang tunay sila mag-asawa. And whoever can hear them would tag her as a lucky because her husband seemed to be showering her with everything he can afford. He was also good enough to make her feel good inside. Saan mo dadali ng mga damit ko, Austin? Napabangon si Cherry mula sa tila doon yung pagkakahilata sa couch sa may sala. Kasalukuyang nanonood ng video tungkol sa tamang pagpapaligo ng sanggol sa YouTube. Ibinaba niya sa center table ang hawak na iPad. Maglalaba ako, sagot ni Austin. Again? Napapalatak si Cherry. Kapag nasa bahay si Austin, daig pa nitong isang plain housewife kung umasta. If he was not cooking, he was cleaning the house or doing the laundry. Nagigilty siya sa pagiging tamad. Ako na lang gagawa niyan. Halika na dito. Manood muna tayo ng video sa YouTube. Tila nagulat pa si Austin. Are you sure? Maglalaba ka? Oo nga. Siya ang babae kaya siya dapat ang gumagawa nun. I think I will need to hire a helper. Ayaw ko mapagod ka sa household chores. Ibinaba ni Austin sa isang sulok ang basket ng mararaming damit. Tinabihan siya nito sa couch. Ano na bang mga napanood mo? Kinuha ni Cherry ang iPad. Kakatapos ko lang panoorin kung paano magpaligo sa baby. Nalukot ang mukha ni Austin. Tapos ka na rin panoorin yun. Siyempre kapag lumabas na si baby, hindi ba pa naman siya makakayang paliguan dahil nagpapalakas ka pa sa panahon yun. Ako magpapaligo sa kanya kaya pinag-aralan ko na kung paano. Oo nga naman. Napangiti si Cherry. Talagang inihanda na ni Austin ang sarili sa pagiging ama. She can only imagine how their child will adore him. Iniunat ni Austin ang braso sa sandalan ng couch. Pumitlag ang puso ni Cherry. She can feel his heat given their close proximity. Binaling na lang tuloy niya ang atensyon sa iPad. So, ano na lang papanoorin mo? Meron kayang video ng proper way kung paano papaliguin ng mommy? Lalong umaris sa pagkabog ang puso ni Cherry. Napatingin siya kay Austin. Akala niya nagbibiro to dahil nakangiti ito ng pilyo. Ngunit na magsalita ito'y napagtanto niya. Seryosong binata. Siyempre, hindi naman pwedeng ang baby lang asikasuhin ko. I also need to know how to take care of you properly. Napalunok si Cherry. Kaya ko na yun. Isa pa may nurses naman. Pero paano kapag nasa bahay na tayo? Dapat ay maalalayan kita. Noon lang umiti na tila nanunokso si Austin. Teka. Naiilang ka pa sa akin, no? Pinagpawis na ng malapot sa Cherry nang ilapit ni Austin ang mukha nito sa kanya. Alam mo, Cherry, dapat masanay ka na sa akin. Matagal tayo magsasama. Wala na akong planong pakawalan ka pa kaya mas mabuti siguro kung pag-aaralan na rin natin kung paano maging mommy at daddy in the real sense. Bahagyang lumayo si Cherry. Ano ibig mong sabihin na hindi mo na ako pakakawalan? You'll stay with me forever and become my wife. Hinihintay ko lang na ma-inlove ka sa akin para makapagpakasal na tayo. Nilapit ulit ni Austin ang mukha sa kanya. Sana naman bago tayo magkaroon ng second baby, mahal mo na ako. He gave her a quick kiss on the lips. Inakbayan siya nito. Manood na tayo ng tamang paraan sa pagpapaligo ng mommy. Isinalaksak nga sa dibdib ni Austin ang iPad. Ang lakas ng tama mo sa utak. Mag-isa ka maghanap ng ganong video. Sabi niya sabay tayo. Ngunit habang nagmamarcho siya paakyat, hindi niya maiwasan mapangiti. Hinihintay ni Austin na mahalin din niya to? Kinapa niya ang sariling damdamin. Hindi pa nga ba niya mahal si Austin? O yun ang nararamdaman niya ng kanyang puso? Ayaw lang niyang pansinin. Cherry, ang pangalang bida ng babae sa Embracing Sunlight. Gulat na tanong ni Cherry. At bahagyang nakangawi ang ngiti ni Austin. Yeah. Magkaharap sila nakatayo ni Austin sa gilid ng swimming pool. Narinig lang niyang nag-e-ensign script si Austin ng hapong iyon. Nagpa siya siyang tulungan ng binata tatal wala naman siyang ginagawa. Hindi ako makapag-focus sa eksena dahil kapangalan mong leading lady ko. Sinimangutan niya ang binata.
Ang hirap nga naman magtapat ng pag-ibig kapag ibigan ang pumapasok sa isip, ano? Austin smiled at her. Nahihirapan ako dahil mismong kaparang leading lady ko ang gusto kong kaharap habang nagtatapat ako. Napanunok si Cherry. Are you trying to hit on me? No, I am trying to make you fall for me. Tinitigan siya ni Austin at ayon, hinawakan sa magkabila niyang balikat. Mahal mo pa ba si Adam, Cherry? She sighed. Hindi na, pero hindi na yun sinatinig ni Cherry. Alam niya kasing kukulitin lang siya ni Austin na magpakasal kapag nalaman itong damdamin niya. At hanggang ngayon hindi pa siya sigurado kung handa siya para doon. Mag-ensay na lang tayo ng script, Aniya. Bitahon mo muna ako. Wag na, ganito din ang posisyon natin sa scene. Lumayo lang ng konti si Austin. Halata sa itsura ng binatang na dismaya ito, ngunit sinantabi na lamang yon. Tingnan mong strip kung sama sasabihin ko, ha? Sinunod ni Cherry ang binata. Tinutok niya mga mata sa script. Okay, fire away. Narinig niyang tumikim si Austin na tila inihahanda ang sarili sa eksena. Nagangat siya ng tingin. Napakasimple ng script. Kung siya nga na kanina lang yun binasa na tandaan na niya. Kuminsan talaga hindi niya maintindihan ang level ng IQ ni Austin. Inintay na lang niyang magsalita ito. But her heart skipped a beat when he met his gaze. Holy Christ! Ganito kalagkit tumingin si Austin sa leading lady nito? Para siyang pinalambutan ng tuhod with a charming look on his face. He can make any woman surrender everything. I love you, Cherry. I love you so much that it breaks my heart to see you suffer with me. He took a deep breath. Those were the words I never said before I let you go. Pilit kinapa ni Cherry sa isip ko nang dapat isagot. Bakit ngayon mo lang sinabi yan kung kailan huli na ang lahat? There's no such thing as too late, sweetheart. Sa katunayan, I came here to get you back. This time, I will never let you go. Nanghina pati puso ni Cherry sa sobrang intense ng sinabi ni Austin. She felt every word like it was really meant for her. Narigas ang katawan niya nang ilapit ni Austin ang sarili. Hindi pa rin bumibitaw sa eksena ng binata at sa bawat segundo na dadala siya. Tila na yung lalamunan niya nang titigan si Austin pati mga labi niya. Kapag di pa siya umatras, baka halika na siya nito. Wala yun sa script. But when he gently placed his hand on the side of her neck, she forgot everything about the script. She closed her eyes and waited for his kiss. Di naman siya nabigo. Austin gave her a passionate kiss that she had never felt in her 25 years of existence. Bakit nandito ka pa? Wala ka bang taping? Nakabihis na si Cherry ng umagang yon. Dalawang araw na niyang iniiwasan si Austin. Pagkatapos ng halik na namagitan sa kanila, nahiya siya sa binata. It was funny. She felt more self-conscious now than the night they did something more than just a kiss. Siguro dahil yung halika nila sa tabi ng swimming pool ay nangyari na sa matino siyang pag-iisip. Walang epekto ng alak at italyado niyang natatandaan ng lahat. Kung hindi nagring ang cellphone ni Austin sa kalagitnaan ng mainit nilang tagpo, baka kung saan na naman sila napunta. Ngayon ang check-up mo, di ba? Sasama ako. Nakabaluktot si Austin. Nakaupo sa couch at nagsisintas ng sapatos. He looked gorgeous even when he was dressed simply in jeans and a green shirt. Wag na. I called Marie last night. She's picking me up at 8 so you don't need to... Teka muna. Putol agad ni Austin sa sasabihin ni Cherry. Tumayo ng binata. Sino bang ama ng dinadala mo? Si Marie? Ikaw. Nakangwing ani Cherry. Paano magiging ama si Marie? Eh babae siya. Kung ganon, ako dapat ang kasama mo. Kinuha ni Austin mula sa bulsa nito ang cellphone. I'll call her. Sasabihin kong wag nang pumunta dahil sasamahan kita. Pero hindi ko pa man ako contact si Marie. May bumusino na sa labas ng gate. Nandito na si Marie. Napangisi si Cherry na makita ang pagsimangot ni Austin. Pauuwiin ko na lang si Marie. Ako malinintikan kay Calvin kapag nalaman na kinuha mong kahit kalahating araw ang assistant niya. Seloso pa naman yun. Tinapik ni Cherry ang balikat ni Derek John. Napapadaan siya malapit dito. Hayaan mo naman kami, Marie. May usapan naman na kami. Magtrabaho ka na lang. Konti na lang, papalitan ka na ng pinsan ko. Bahala ka. Matagal na akong artista. I won't mind if management gives my role to somebody else. Pero ang role ko sa buhay mo, hindi ka mapapayagang gampanan ng iba. Her heart went giddy. Sa bawat paglipas ng araw na makasama niya si Austin, naramdaman niyang umibig ito sa kanya sa bawat kilos at salita nito. Ipinilig niyang ulo. The thought was just too overwhelming. Maraming tao sa tabi ng klinik na Dr. Lopez. Kakilala ni na Calvin at Marie ang OB-GYNE. Na makababasa rin ni Austin sa kotse ni Marie na pagtanto nila na may shooting na nagaganap. Mabuti na lang kotse ni Marie ang gamitin. Total, naroon ang dalaga. Si Austin na lang ang nagmaneho. Kay, si Austin Harrison.
Isang pulutong na reporters na kanina'y busy sa pagkuha ng pictures at footage sa nagaganap na shooting ang biglang dumunog sa kanila. Ikaw bang rumored girlfriend ni Austin na napabalita rin tinatago niya dito sa Laguna? Agad tinutok ng babaeng reporter ang hawak na mikropono na may logo ng isang sikat na TV station sa bibig ni Cherry. Totoo ba na buntis ka at si Austin ang ama? Tanong ng bading na reporter na may hawak ng mga recorder. Austin, siya bang dahilan kung bakit mo hiniwalayan si Paula? Unti-unti sila nakatawag ng atensyon mula sa ibang tao na nasa labas ng clinic. Come closer, Cherry. Baka masaktan ka sa siksikan ng mga tao. She stiffened when Austin whispered in her ear. Malakas na naging pintig ng puso ni Cherry nang kapitin siya ni Austin sa bewang. Naroon nagkagulo sa pagtatanong ang mga reporters dahil sa ginawa ng binata. Austin, ano ba? Baka isipin nila girlfriend mo nga ako. Asik niya sa binata na todo ang pagkakangiti ng balingan niya. His face was only a few centimeters away. Halos magdikit ang tungki ng mga ilong nila dahil naipit sila sa mga nagigit-gitang reporters. Pinanikipan ang dibdib si Cherry dahil sa pagkakalapit nila ng binata. His heat was making her uncomfortable in both a terrifying and delightful way. Bakit, miss? Hindi ba ikaw ang girlfriend ni Austin? Miss, pwede ba namin malaman ko anong relasyon mo kay Austin Harrison? Are you a family friend? Para nakita kita sa isang family gathering ng mga Harrison. Naririnig din na si Cherry sa mga tanong. Miss, pwede ko ba makuha ang pangalan mo? Austin, ikaw na lang sumagot ng mga tanong namin. Demand na isang reporter. Binalingan nga ni Austin ang mga reporter. His strong arm on her waist seemed enough to protect her. Girlfriend mo ba siya? Hindi. Nakangiting sagot ni Austin sa tanong na iyon ng isang reporter. Nakadama ng munting kirot sa dibdib si Cherry. Well, yun ang gusto niyang mangyari. Ang irihimang sitwasyon nila ni Austin sa publiko dahil makakasamain sa karir ng binata. Pero ganun pala ang pakiramdam na maitanggi. Masakit pero sa kabilang banda, totoo mga sinabi ni Austin. Di naman talaga siya nobe ng binata. Kung hindi mo siya girlfriend, bakit ka ganyan makaalalay sa kanya? Nagulat si Cherry nang lalo pa siyang hapitin ni Austin palapit sa katawan nito. Masiglat ang tumawa. Ang ibig kong sabihin, this woman beside me is not just my girlfriend. He turned to her. She's the woman I'm planning to marry a few years from now or maybe sooner. Natahimik ang lahat. Mukhang inaasahan ni Austin ang maging reaksyon ng mga reporter. Sinamantala ng binatang pagkakataon. Sa tingin ko, wala na kayong tanong guys. Kailangan na naming umalis. Masama para sa fiancé ko ang mapagod. Nagpadala si Cherry. Nangilain siya ni Austin palayo sa mga reporter na muli nagkagulat nagpaulan ng mga tanong. Halatang sanay tumakas sa mga ganong sitwasyon. Naging madali para kay Austin ang isakay si Cherry sa kotse ni Marie. Nakaupo siya sa passenger seat pero hindi siya makapagsalita. Tiningnan siya kanina ng binata na puno ng pagmamalaki habang pinangangalanda ka na pakakasalan siya nito. Magpapakasal pala kayo? Mula sa likod, sabi ni Marie. Nakapusit din pala to ng pagsakay sa kotse. Pumayag na ba si na Tita Lori? Napatawad na ba kayo ni Adam? May mga family members na atin sa kasal. Marie, shut up. Hindi ka reporter. Asik ni Austin. Ni-start ulit ng binata ang kotse. Sa ibang clinic na lang tayo. Pwede rin na sa ibang araw na lang kayo maghanap ng clinic. Mukhang susundan kayo ng mga reporters eh. Iligaw mo na muna sila. Suggestion ni Marie. Pero talaga bang magpapakasal kayo? Hindi. Si Cherry ang sumagot. Somehow ang mga tanong ni Marie kanina nagbalik sa lutang niyang puso sa katotohanan. She cannot marry Austin. Cherry, you're going to take everything you said back. We're not getting married. Alam na ayokong magpakasal ng galit pa sa atin si Adam at ang buong pamilya natin. Ay, aniya sa binata. Isa pa hindi mo ako mahal. Maring naglapat ang mga labi ni Austin. He turned to the road, serious like he was ready to wring someone's neck. Kuminsan para pa rin tong bata. Sinabihang hindi. Sinabihang ayaw. Sige pa rin sa gusto nito. Kaya duda siya kung susundin nito ang sinabi niya. Sigurado hindi rito babawiin sa mga reporter ang sinabi. Anong plano mo ngayon? Hayaan mo na lang ipanganak ang baby mo na hindi kayo kinakasal? Cherry, pagtatama ni Austin. Nakikinig ka ba talaga? Pinunta ni Austin si Kansas sa dress shop ng pinsan nitong si Mati, ang kababata niyang namamahala roon. Sinabi niya kay Kansas kung anong gusto mangyari ni Cherry bago na magpakasal sa kanya. Inabot sila ng alas 6 ng umaga sa pakikipagkwentuhan. Of course, do I even have a choice? Tuloy lang sa ginagawang paglalagay ng bead sa gown si Kansa. I was kidding. I mean, I really listened. Binaba nitong aquamarine evening gown. Kilala mo naman siguro si Adam. Matagal yun bago makamove on at magmahal ulit. After we broke up, it took him years to love again and years to finally talk to me. Nag-uusap na kayo ulit?
Gulat na tanong ni Austin. Bigla siya nakakita ng pag-asa sa kapatid at kababata. Kapiranggot lang? Kanza, may gusto ka ba ba kay Adam? Austin asked expectantly. Excuse me? Nalukot ang mukha nito. Wala no? Tumayo at tumalikod to para mag-ayos ng kahon ng sinulid sa shelf. Kanza, can you do me a favor? Sabi ko na nga, ba't may hihilingin ka lang eh? Siguraduhin mo mahalang bayad ha? Wala nang libre ngayon. Ask Adam to marry you. Nahulog sa sahig ang inayos na kahon ni Kanza. Kahit nakatalikod sa kanya, alam niyang nagulat ito sa hinihiling niya. Kanza? Untag ni Austin. Siguradong kapag ikaw ang nagpursiging lapitan siya at akitin, bibigay sa iyon kaagad. Pikutin mo na, malay mo, makabalik ang feelings mo sa kanya. Malakas ang pakiramdam kung may gusto pa rin sa'yo si Adam. Pinulot ni Kanza ang mga kahon at inayos muli. Nasisiraan ka na yata. Hinarap na siya nito. Humiling ka ng kahit ano, ibibigay ko. Car, house, designer bags, name it. I will give it. Baliw, naiiling na anito. I had an affair with my brother's fiancé, got her pregnant and knelt in front of Adam so he would forgive me. What else can you call me now? Sarkasikong tura ni Austin. Sa mental ka dumiretso kung ganun. Kanza, I need your help, please. Desperado na siya. Nagpakasal ka na lang. Matanda ka naman na. You don't need Tito Boris and Tita Loris' consent. Isipin mo na lang, gagawin mo yun para sa anak mo. Ayaw nga magpakasal at Cherry nang di kami tanggap ng mga pamilya namin. It's a very tricky deal because our parents won't accept us. Not until Adams moves on and find another. Nasabi mo na yan kanina. She sighed. Namewang. Pag-iisipan ko ang gagawin kong pagtulong sa'yo. Sa ngayon, kulitin mo na lang muna si Adam na patawarin kay ni Mary. Cherry. Pagtatama niya. Kulang na lang yakapin niya si Kanza sa labis sa tuwa. Hindi talaga siya kayang tiisan ng kababata.